Marami sa atin, lalo na pagdating sa mga kababaihan o kalalakihan man, ang pangarap na magkaroon ng isang maayos na relasyon, lalo na pagdating sa pag-ibig. Narito ang isang kwentong maaring hango sa totoong buhay, o kaya naman ikaw mismo ang nakaranas nito. Pero bago tayo magpatuloy, muli ko kayong pinapasalamatan dahil sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Kaya naman, simulan na natin ang kwento. Laking probinsya itong si Camille at simple lamang ang pamumuhay kasama ng mga magulang at isang nakabatang kapatid. Sa murang edad, natuto siyang magbanat ng buto para makatulong sa pamilya. Isang rice mill operator ang kanyang ama, samantalang namamasukan naman ang kanyang ina. Sa edad na 14 anyos, katuwang si Camille ng kanyang ina. Hindi alintana ang hirap para lamang makapagtapos sa high school at makatuntong sa kolehiyo. Anak, Camille, ikaw lang pag-asa namin. Kaya sana ayusin mong pag-aaral mo. Opo, Mama. Masahan niyo po ako. Gagawin ko pong lahat para sa ating pamilya. Hanggang sa tuluyan na ngang nakapagtapos si Camille sa high school at nakapag-aral sa kolehiyo. Kumuha siya ng 2 years computer science associate. Kahit ganun pa man, nagsumikap si Camille sa kanyang pag-aaral. 2 taon ang nakalipas. Anak, congrats, sa wakas ay tapos ka na rin. Oo, Mama. Maraming salamat sa inyo. Sisikapin ko pong makahanap agad ako ng trabaho. At hindi nga nagkamali si Camille sa taon ding iyon, nakahanap siya ng trabaho malapit lang din sa kanilang lugar. At sa edad na 18, nagsumikap siya para mabago ang kanilang pamumuhay. Trabaho lamang ang nasa kanyang isipan. Dahil sa kanyang pagsumikap, ang dating bahay na barong-barong ay napalitan ng isang simple at komportabling tahanan. Labis ang paghanga ng kanyang mga magulang sa determinasyon ni Camille. Anak, maraming salamat sa iyo dahil tinupad mo ang iyong pangako sa amin. Ma, Pa, kung hindi po dahil sa inyo ay wala ako dito ngayon. Sa makatuwid ay binuhos ni Camille ang lahat para sa pamilya. Ngunit paano na lang ang kanyang pag-ibig. Ngunit lingid sa kalaman ng pamilya, may nobyo itong si Camille. Ngunit inilihim lamang niya ito. Ngunit habang tumatagal ang kanilang relasyon, nakikita niya ang tunay na ugali ng lalaki. Isang bisyoso at barkadistang tao. Pangarap ng dalaga na makatagpo ng isang lalaking responsable at may takot sa Diyos. George, o bakit babe? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol sa naman babe. George, pasensya ka na. Sa totoo lang ay, hindi na ako masaya sa relasyon natin. Anong ibig mong sabihin babe? George, gusto kong maghiwalay na tayo. Marahil makatagpo ka pa ng mas higit pa sa akin. Pero babe, huwag mo naman gawin to sa akin. Hindi maaari. Ilang ulit ko bang sinasabi sa'yo, George, na magbago ka na. Pero ano itong pinapakita mo sa akin? Mas lalo kang lumala. Sawan ako sa'yo. Ayoko ng ganitong relasyon, George. Siguro ay makahanap ka pa ng mas higit pa sa akin. At hindi tayo bagay sa isa't isa. Tuluyan na ngang naghiwalay sina Camille at George. Masakit man para kay Camille na nakipaghiwalay siya rito. Ngunit mabuti na rin ito dahil nalaman niya ng mas maaga kaysa naman maging problema pa ito sa huli. Makalipas ng ilang taon, naging magaan ang pakiramdam ni Camille. Masaya siya kasama ng pamilya. Isang araw nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili na sana may lalaking darating sa buhay niya na totoong magmahal at may takot sa Diyos. Hanggang isang araw nga ay nagkaroon ng masamang pangyayari sa pamilya. Biglang lumisan ang kanyang lolo. Masakit ito para sa pamilya ngunit ganun pa man, pinilit na lamang nila itong tanggapin ang katotohanan. At sa hindi inaasahan, dumating ang kanyang tiyuhin mula sa Maynila para makiramay sa pangyayari. Angel, wala na si Lolo. Iniwan niya tayo. Ganun talaga ang buhay ng tao, Camille. May mawawala at may darating din.
Siya nga pala. Kumusta naman ang papa at mama mo? Mabuti naman po kalagay nila, Uncle. Good to hear that. Ikaw, Camille. Kumusta naman ang love life mo ngayon? Wala pa po, Uncle. Naghanap kasi ako ng isang taong totoo at mapagkatiwalaan. Uncle, baka naman may kakilala ka. Baka maaaring makong ipakilala sa kanya o ipakilala mo siya sa akin. Oo, Camille, meron. Mabait ang lalaking yun. Sisigurado kong magustuhan mo siya. Talaga, Uncle? Sige, ito nga pala ang number ko. Siya na lang ang tumawag sa akin. Masakit man para sa dalaga ang pagkawala ng kanyang lolo, pero sa kabilang dako naman, may ngiti sa kanyang labi dahil maaring ito na ang panahon na makatagpo siya ng tunay na lalaking magmamahal sa kanya. Ilang linggo ang lumipas, muli nang umuwi ang kanyang tiyuhin sa Maynila. At dito magsimula ang komunikasyon ni na Jake at Camille. Jake, kumusta? Oh, Chong. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Kumusta naman po ang probinsya? Okay naman, Jake. Siya nga pala, Jake. May ipapakilala ko sa'yo. Talaga, Chong? Oo. Hindi ba gusto mo rin makatagpo ng isang babae na mabait at mapagkatiwalaan? Oo naman, Chong. Yan ang isa sa gusto kong mangyari. Ito, Jake. Ito nga pala ang number ni Camille. Ikaw na bahalang tumawag sa kanya. Sabi mo na lamang sa kanya na ako ang nagbigay ng number na iyan. Hindi nga nagdalawang isip itong si Jake. Gusto niyang makilala ang dalaga. Kaya naman, sa araw ding iyon, tinawagan niya ito. Hello? Sino sila? Ito ba si Miss Camille? Yes, speaking. Sino sila? Ako nga pala si Jake. Nakuha ka pala ang number mo mula sa uncle mo. Ganun ba? Oo, Miss Camille. Pwede ba, Jake, tawagin mo na akong Camille? Pero okay lang ba na mamaya mo na ako tawagan sa hapon pag out ko mula sa trabaho para naman makapag-usap tayo ng maayos? O sige, Camille, walang problema. Sige, tatawagan lang kita mamaya. Nice to meet you, Camille. Sige, Jake, mamaya na lang. Bye. Labis naman ang saya ni Jake sa unang pagkakataon na makausap niya ang dalaga. Samantalang hindi naman inakailan ni Camille na tutuhanin ang kanyang uncle ang pangako niya sa kanya. Ilang oras lamang ang lumipas, muling tumawag itong si Jake. Hi, Camille. Kumusta? Heto, Jake, mabuti naman. Kakauwi ko lang sa trabaho. Ganun ba, Camille? So, Jake, si uncle pala ang nabigay sa inyo number ko. Oo, Camille, sa totoo lang, gusto ko kasi magkaroon ng friends na mabait at mapagkatiwalaan. Jake, paano mo naman sabi na mabait ako? Well, yung kasi ang sabi ng uncle mo na you need some friends na makausap and we're in same situation. Camille, ilang taon ka na pala? Jake, turning 20 ako this April. Ikaw naman, ilang taon ka na? Ako? Turning 22 this February. Nagkakilala sina Jake at Camille sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng cellphone noong December 2010. Sa loob ng ilang linggo, walang araw na hindi tumatawag ang binata para lamang makausap ang dalaga sa mga bagay-bagay. At hindi naman ito maikakaila na gusto rin naman ng dalaga ang makausap ang binata. Jake, alam mo, masaya ako sa tuwing kausap kita, yung tipong nawawala ang pagod ko mula sa trabaho. Totoo nga sinabi ni Uncle na masaya kang kausap at higit sa lahat, mabait ka. Camille, paano mo naman sabi na mabait ako? Hindi mo pa nga ako nakikita eh. Jake, naramdaman kong mabait ka lang. Ganun ba? Camille, hindi ako mapalagay kapag hindi kita makausap. Parang hindi buong araw ko eh. Jake. Oo, Camille. Tama ang narinig mo sa akin. Pasensya ka na ako kung palagi ako tumatawag sa iyo. Walang problema, Jake. Natutuwa nga ako dahil may kawintuhan ako paglabas ng trabaho. Pero Camille, sa totoo lang ay may naisan ako ipagtapat sa iyo eh. Alam mo naman na ilang buwan na tayong nakakilala. Ano yun, Jake? Gusto ko sanang maligaw sa iyo eh. Alam kong masyado pang maaga pero yung kasi ang naramdaman ko sa'yo, Jake,
sigurado ka ba? Hindi pa nga tayo nagkita na personal eh. Camille, nakita ko na yung mga larawan mo sa Friendster at yung boses mo, kaya nakasigurado ako. Ipinanganak ang binata sa probinsya, ngunit lumaki ito sa Maynila. Pero kahit ganun pa man ay mabait ito dahil sa tamang disiplina ng magulang. At kasalukuyan naman itong natatrabaho sa isang kumpanya. Pangarap din itong si Jake na magkatagpo ng isang babaeng mapagkatiwalaan sa buhay. Jake, inamin kong gusto rin naman kita. Pero mas gusto kong magkita tayo ng personal. Kung talagang mahal mo ako at gusto mo ako, magtungo ka dito sa probinsya para naman makilala ka ng aking mga magulang. Sige Camille, mas maigi pa ngang magkita tayo para malaman ang totohanan. Ilang buwan ang nakalipas, bagamat nakahiya para sa binata na personal niyang makikita ang dalaga. Pero binaliwala lamang niya ito dahil sa tunay na hangarin nito. Hindi naman napigilan ni Camille ang sayang naramdaman dahil sa unang pagkakataon, may lalaking umibig sa kanya sa kabila man ng malayong lugar na siyang makita nito. Ma, pa, may sabihin po sana ako sa inyo. Ano yun Camille? May darating kasing lalaki mula sa Maynila at gusto makipagkilala sa akin. Gusto niya akong ligawan. At the same time po ay makita kayo. Ikaw ang bahala Camille. Basta ang mahalaga ay mapagkatiwalaan natin ang lalaking iyan. Oo naman pa, ma. Kaya nga rin po ay gusto ko siyang makita. Dumating na ang araw na kanilang hinihintay. Tao po, dito po nakatira si Camille? Aba, iho. Ikaw na ba si Jake? Opo, tita. Ako na nga po. Kumusta po kayo? Mabuti naman, iho. Halika, tumuloy ka. Kumain ka na ba? May inhanda kami pagkain para sa'yo. Tita, nasaan po pala si Camille? Iho, mamaya-maya lang ay darating din yun mula sa trabaho niya. Jake, kumusta naman ang Manila? Ano pala ang trabaho mo roon? Mabuti naman po, tita. Maayos naman ako. Eto nga po at nakalib ako ng 2 weeks for vacation. Iho, alam mo, sa totoo lang, kahit galing ka pa ng Maynila, pero gusto namin ipaalam ito sa'yo. Gusto namin na bait, mapagkatiwalaan ang magiging nobyo ng aming anak. Masahan niyo po, tita. Ilang oras ang nakalipas, dumating na itong si Camille. Hi, ikaw na ba si Jake? Oo, ako na nga ito. Nice to meet you, Camille. Hindi ko akalain na mas maganda ka pala sa personal. Tila, hindi may paliwanag ang sayang naramdaman ng bawat isa sa una nilang pagkikita. Kaya naman, kinabukasan nag-day off muna itong dalaga para naman maging maayos ang kanilang unang pagkikita. Namasyal ang mga ito para naman ma-enjoy si Jake sa magandang tanawin sa probinsya. At hindi naman nang hinayang ang binata sa mga oras na iyon dahil naging masaya siya kasama si Camille. Ngunit, ang masayang mga araw ay maaaring mapalitan na naman ang kalungkutan dahil muli nang babalik ng Maynila ang binata. Camille, bago ako bumalik ng Maynila, gusto kong malaman kung ano talaga ang nasa puso mo. Oo Jake, sinasagot na kita. Alam kong mahirap para sa atin ang ganitong sitwasyon pero naniniwala ako na kapag mahal natin ang isa't isa, magtutungupay tayo. Yes, salamat Camille. Pangako ko sa iyo na ingat na kita sa puso ko at muli kong babalik dito para sa iyo. Asan ko yan sa iyo, Jake. Maghintay ako sa iyong pagbabalik. Tsaka maingat ka dun ha. Nagpaalam na nga ang binata sabay yakap sa dalaga. Kitang kita ang pagmukha ng dalaga habang pinagmamasda ng binata na umiiyak. Nang makarating na ito sa Maynila, agad niyang tinawagan ang nobya. Hello, Camille. Nakarating na ako sa Maynila. Mabuti naman at naging safe ang biyahe mo, Jake. Oo, Camille. Siya nga pala. Maraming salamat dahil pinasaya mo ang araw ko habang magkasama tayo. Siyempre naman, Jake. Basta mag-ingat ka, ha? Oo, sige, Jake. Mamaya na lang, ha? Tawagan mo ako sa hapon. Sige, Camille. Pasok na ako sa trabaho, eh. Walang araw na pinalampas itong si Jake. Lagi itong tumatawag para kumustahin ang nobya. Hanggang isang araw. Hello? Miss Camille? Oh, Jared, kumusta? Ayos lang naman. Miss Camille, mukhang mas lalo yata gumaganda ka ngayon ha. May inspirasyon ka ba?
Oo, meron na. Ganun ba? Kilala ko ba siya? Wala siya ngayon dito. Actually, nakita kami ilang araw lang pero muli siyang bumalik ng Maynila. Ano? Isang Maynila boy ang nobyo mo? Naku, Miss Camille, huwag ka na umasa pa. Alam mo, marami na akong nakikilala babae nang nobyo ay taga Maynila. Ano nangyari sa naging relasyon nila? Hindi naman siguro Jared. Sa palagay ko naman ay mabait naman si Jake. Ikaw ang bahala, Miss Camille, pero nalalaman mo ba kung ano ang mga kinikilos niya? Di ba hindi? Kaya huwag ka na umasa pa. Maraming pangako ang napako. Kaya naman, huminga tuloy ng malalim ang dalaga. Maya-maya lamang ay napansin niyang maraming missed calls sa phone. Tumawag si Jake. Nako, hindi ko napansin. Hello, Jake. Pasensya ka na talaga ha. Hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Nasa field kasi ako at minsan walang signal. Camille, kanina tawagan naman kita eh, pero hindi mo sinasagot. Oo nga, pero hindi ko napansin kasi na nakasilent yung phone ko. Tapos duman ako sa lugar na walang signal. Ah, ganun ba? Okay lang, Camille. Nagtataka lang kasi ako eh. Jake, alam mo naman diba na nasa work tayo? Siguro ang mas mabuting gawin natin ay tumawag ka na lang sa akin tuwing hapon pagka-uwi ko ng bahay. Kaya nga, Jake, huwag ka na magalit sa akin ha. Ang Camille, hindi man ako galit sa'yo eh. Nagulat lang ako dahil hindi mo sinasagot ang phone ko. Alam mo naman, Camille, na gusto kitang makausap at marinig ang tinig ng boses mo. Oo, Jake, I know naman eh. Alam ko rin naman na kailangan nating alagaan ang relasyon natin. Lalo na ngayon na malayo tayo sa isa't isa. Gusto kong ipaalam sa'yo na huwag tayong sumuko. Maraming mga bagay na magiging dahilan para tayo ay magkahiwalay. Pero hanggat maaari ay huwag tayong sumuko sa pag-ibig natin, Jake. Oo, tama ka, Camille. Kaya natin to. Sa mga oras na iyon ay naliwanagan ang dalawa at gumawa sila ng mga schedule para hindi sila makomplikado sa oras. Naging maayos naman ang kanilang relasyon kahit malayo sa isa't isa. Pero may mga panahon talaga na hindi may iwasan na may alitan sa bawat isa. Hello, Camille. Bakit hindi ka na naman makontak? Hindi ba kapag hapon na ay nasa bahay ka na? Pero bakit hindi ka pa naman tawagan? Naku, pasensya na, Jake. Nalobot ang phone ko tapos medyo pagod na ako sa trabaho kaya yun, nakatulog na ako. Totoo nga ba talaga, Camille? Bakit, Jake? May pagdududa ka ba? Hindi naman sa ganun, Camille, pero napapansin ko na kasi. Jake, kung ganun naman lang ay nasa isip mo na wala kang tiwala sa akin ay mas mabuti pa ngang maghiwalay na tayo. Camille, no. Wala namang ganyanan. Anong saysay ng pag-ibig natin, yung mga pangako natin sa isa't isa? Kung ikaw mismo ang bumitaw. Hindi, Jake. Oo, mahal kita, pero kung ganyan man lang din ay lagi kang magdudula sa akin, eh mas mabuti pa ngang maghiwalay muna tayo. Masakit man sa dalawa ang naging desisyon ni Camille, pero hanggat maari, may panahon na hindi sumuko itong si Jake na sana ay maayos pa nito. Kaya naman, tinawagan itong si Camille ng kanyang uncle. Uncle, bakit ka napatawag? Camille, ano itong nabalitaan ko na hiwalay na kayo ni Jake? Uncle, siguro nga ay hindi kami bagay sa isa't isa. Camille, paano mo naman nasabi? Mabait si Jake. Mapagkatiwalaan at may trabaho rin naman. Hindi ko alam, Uncle. Pag-isipan ko muna. Camille, please. Mabait naman si Jake. Boto ako sa kanya para sa'yo. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Kung may nagawa man siyang mali sa'yo, patawaran mo na. Kaya naman, nagkaroon ng panibagong desisyon ang dalaga. Sige, Uncle. Pagbibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Hello, Jake. Camille, bakit napatawag? Jake, sige. Pagbibigyan kita ng isang pagkakataon. Maraming salamat, Camille. Alam mo, Jake, para naman maging masaya ka sa sunod na buwan, ako naman ang bibisita sa'yo. Talaga, Camille? Yes! Excited na ako.
Tuluyan na ngang nagkita ang magkasintahan sa Maynila. Labis itong ikinatuwa ng dalawa dahil kahit papaano ay hindi natuloy ang kanilang hiwalayan. Namasyal sila sa iba't ibang lugar sa Maynila. Camille, maraming salamat talaga. Jake, pasensya ka na rin sa mga nagiging asal ko sa'yo. Pero ang totoo talaga ay mahalaman kita, Jake. Matapos ang naging bakasyon ni Camille na ilang araw sa Maynila, muli na itong bumalik sa probinsya. Hello, Camille. O Jake, bakit? Camille, yung angel mo, wala na. Iniwan niya tayo. Ano ibig mong sabihin, Jake? Camille, lumisan na ang angel mo. Ano? Hindi ito maaari. Oo, Camille. Yung taong naging tulay natin sa isa't isa. Kaya naman, masakit ito para sa dalaga ang pagkawala ng kanyang tiyuhin. Camille, anak, ganun talaga ang buhay. Ang mahalaga ay nagkabalikan ka ni Jake sa tulong ng angel mo. Ilang taon ang nakalipas sa kabila man ng mga problema. Bilang magkasintahan, hindi nagpatumpik pa ang binata. Camille, alam mo, 7 taon na tayo magkasintahan. Gusto ko sanang lumagay na sa tahimik. Ano ibig mong sabihin, Jake? Camille, will you marry me? Jake? Oo, Camille. Kailanman, hindi nagbago ang pag-ibig ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Yes, Jake. I do. Mahal na mahal din kita. Kaya naman, noong October 28, 2017, tuloy na ngang nagpakasal silang dalawa at kasalukuyang naninirahan ng simple sa probinsya. Masaya silang nagsama, bagamat wala pa silang anak. Pero ito ang labis nilang hinihintay na darating sa kanilang buhay. May mga bagay at mga pangarap sa buhay natin na gusto nating makamit. Huwag tayong sumuko dahil balang araw, ibibigay din ito ng Diyos sa atin. Gaano man kasama na ugali ng isang tao, may panahon na magbabago at magbabago rin ito kung gusto niyang magbago. Magandang araw mga kaibigan. Atin pong tunghayan ang isa namang kwentong pag-ibig na Selvia at Ricardo. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming maraming salamat. Sina Grace at Sylvia, dalawang magkakapatid na mahal ng kanilang mga magulang. Ginawa ng mga magulang ang lahat para sa magandang kinabukasan ng magkapatid, kayo dito at kayo doon. Nasa kolehiyo na itong si Grace samantalang nasa high school naman si Sylvia. Ginawa rin naman ng dalawa ang lahat para masuklian ang pagod at paghihirap ng mga magulang. Dahil sa matanda na ang mga magulang ni na Grace at Sylvia, kaya naman napilit na lamang mamasukan itong si Grace, mabuti na lamang at matalino ito, kaya naman nakapasok siya sa isang scholarship program. Grace, anak, ginawa talaga namin ang lahat ng tatay mo, pero talagang hindi na namin kaya. Pasensya na kayo ni Sylvia. Ma, huwag kayong kalala. Dahil isang taon na lamang at tapos na rin ako sa kolehiyo. Tsaka huwag kayong mangamba dahil nakapasok naman ako sa trabaho kahit papaano. Makatulong ako sa inyo at sa pag-aaral ni Sylvia. Ginawa ni Grace ang mga kaya. Pumasok siya sa kolehiyo sa umaga at sa tuwing hapon naman sa naging trabaho niya. Sylvia, ikaw na lamang muna ang bahalan ng papa at mama. At yung pag-aaral mo ay huwag na huwag mong pababayaan. Ate, gusto ko sanang magtrabaho para makatulong din ni mama at papa. Baka pwede mo kong isama. No, Sylvia. Ayusin mo na lang ang pag-aaral mo. At ako na bahala sa mga gastusin. Umalis na itong si Grace habang naiwan naman itong si Sylvia. Isang araw noon habang nasa palengke ang dalagang si Sylvia para bumili ng pagkain, bigla siyang nabunggo ng isang nagmamadaling lalaki. Kaya naman tumilapon ang mga pinamili niya. Ano ka ba? Bulag ka ba? Aba, excuse me mister, ikaw pang may ganang magalit sa akin samantalang ikaw naman itong bumunggo sa akin? Tingnan mo nga itong pinamili ko,
Makain pa ba namin ito? Hoy, miss. Ako patuloy ang may kasalanan ngayon. Samantalang ikaw naman itong hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Paanganga ka kasi. O eto ang pera. Bumili ka ng panibagong pagkain. Nakakaawa ka naman. Hindi sana tatanggapin ni Sylvia ang naturang pera ngunit wala na siyang natitira pa para bumili ng panibago. Pagkabot ng pera agad namang umalis ang lalaki. Namukha ni Sylvia ang lalaki at kailanman ay hindi niya ito makalimutan. Gwapo sana ito pero masama naman ang ugali. Pagdating sa bahay, sinalubong agad siya ng kanyang ina. O Sylvia, ano nangyari sa damit mo? May nangyari ba sa'yo? Wala ito ma. Kaunting alitan lamang ito sa palengke pero ayos lang naman ako. Siya nga pala. Tumawag dito ang Ate Grace mo. Baka sa sunod na araw ay bibisita siya rito sa bahay. Ganun ba ma? Nabuti naman kung ganun. Namiss ko na si ate. Ilang araw lamang ang lumipas. Ate, kumusta ka na? Nabuti naman at narito ka na. Miss ka na namin lahat. Niyakap nitong si Grace ang kapatid at ang magulang nito. Anak, Grace, kumusta naman ang trabaho mo? Ayos naman ma, pa. Siya nga pala. Eto, may pasalubong ako para sa inyo. Galing sa mga amo ko. Mababait naman silang lahat. Ang totoo nga ay parang anak na rin ang turing nila sa akin. Pagkagaling ko sa eskwela at patungo sa trabaho, hindi naman mahirap para sa akin dahil mabait talaga sila. Pero puwera lamang sa nag-isa nilang anak, isang pinatilyo na ubod ng spoiled at sabi nating kakaibang ugali. Pero ganun pa man, hindi yun mahalaga sa akin dahil hindi naman siya napapasahod sa akin ang kanyang mga magulang. Ate, anong plano mo? Ilang buwan na lamang mula ngayon ay tapos ka na rin sa kolehiyo. Oo nga Sylvia, matatapos na rin ako. Oo nga ma, pa. Sa katunayan nga ay malaki ang pasalamat ko sa kanila. Pero higit sa lahat, malaki ang pasalamat ko sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo ay wala ako ngayon dito. Siya nga pala, pinapahanap din ako ng magiging katuwang sa anak nilang si Ricardo. Gusto kasi ng mga boss ko na may magsubaybay sa anak nila. Gusto sana kitang i-recommend Sylvia pero baka hindi mo makaya ang ugali ng lalaking iyon. Ate, gusto ko rin magtrabaho habang nag-aaral ako. Kailangan ni na mama at papa ng tulong ko. Lalo na ngayon na may mga gamot sila na dapat inumin. Ate, wala naman sigurong tao na hindi magbabago, hindi ba? Gagawin ko ang lahat para nila mama at papa. Sylvia, sigurado ka ba sa desisyon mo? Hindi mo pa alam ang ugali ng lalaking iyon pero kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Basta Sylvia, ang payo ko lamang sa'yo kapag hindi mo na kaya ang ugali ng lalaking iyon ay umalis ka na. Salamat ate, hindi ako magpapatalo sa ugali ng lalaking iyon. Kaya naman, hindi sinayang ni Sylvia ang panahon. Sumama ito sa kanyang ate para pumasok bilang tagapangalaga sa anak ng boss niya. Samantalang, wala na rin nagawa pa ang mga magulang nito kundi sumang-ayon na lamang sa kanyang kagustuhan. Sylvia, anak, hindi ka namin tututulan. Basta, ito ang tatandaan mo. Ipakita mo sa tao ang iyong kabutihan. Ate, ang ganda talaga ng mansyon ng boss mo. Paniguradong may kaya talaga sila. Oo, Sylvia. Isa sila sa mayaman sa lugar na ito. Ipinakilala ni Grace ang kapatid sa mga boss niya bilang tagapangalaga sa anak nito. Tinanggap naman ng pamilya ang dalaga. Iha, alam namin kung gaano kabait itong Ate Grace mo. Kaya naman, ginawa namin siyang regular sa kumpanya. Pero ang higit sa lahat, gusto namin na maging mabuti. Tumino itong nag-isa naming anak. At gusto ko sana, sa lahat ng oras, subaybayan mo siya. Kung pagdating naman sa sweldo at sa pag-aaral mo ay ako nang bahala dito. Kaya naman, sa oras ding iyon, bago umalis si Grace sa mansyon, masaya silang lahat na nagkakwentuhan. Bagamat wala roon ang lalaking magiging amo ni Sylvia. Sylvia, so paano? Alis na ako. Pupunta na ako sa trabaho ko. Basta ang bilin ko sa iyo ha, kapag hindi mo nagustuhan ang ugali ng lalaking ito, ay huwag kang magtubiling tawagan ako o kaya naman ay umalis ka na dito. Ate, kakayanin ko ito para ni na mama at papa, para sa aking pag-aaral. Tuloy na ngang umalis ang kapatid. Naiwan naman si Sylvia sa mansyon kasama ng ilang mga katulong roon. Kinahaponan, naghandaan ng mga ito ng pagkain dahil darating na nga maya-maya lamang ang magiging boss niya. Tumawag kasi ito sa mga magulang kaya naman dali-dali silang naghanda ng paborito nitong pagkain. Ilang oras lamang ang lumipas, dumating na ang binata habang nasakay sa kanyang kotse. Ma'am, Dad, I'm here. Yaya,
Nasaan sila? Sir, nasa kusina po sila ngayon naghihintay para sa hapunan. Ganun ba, Yaya? Sige, pupunta na ako roon. Pakilagay naman itong bag ko sa kwarto at huwag kang matagal dun, ha? Lumabas ka agad. Nagtungo na siya sa kusina. Nakita niyang tila masaya ang kanyang mga magulang. Ngunit napansin niyang may babae sa kabilang dako ng mesa. Ma'am, Dad, I'm here. Oh, iho. Mabuti naman at narito ka na. Saan ka ba galing? Bakit hindi ka man lamang napaalam sa amin? Ma'am, Dad, diyan lang naman ako sa tabi-tabi. Kapag-relax lang. Anyway, ma'am, sino yung babaeng kausap nyo? Iho, mabuti naman at dumating ka na. Siya nga pala. Siya pala si Miss Sylvia Suarez ang magiging kasama mo. Saan ka man magpunta? Kaya naman nilapitan niya ng tingin ang dalaga. Ikaw? Ikaw yung babaeng nakamungguan ko sa palengke, hindi ba noon? Laking gulat naman itong si Sylvia dahil ang lalaking kaharap niya ngayon, ang lalaking masungit na nakabunggo sa kanya sa palengke. Ma'am, Dad, bakit siya pa? Hindi niyo siya kilala. Iba ang ugali ng babaeng iyan. Ayaw ko sa kanya. Anak, wala ka na magagawa dahil gusto namin siya. Pero ma'am, basta iho, buo na ang naging desisyon namin. Nabuti nga at kilala mo na siya. Sylvia, siya nga pala. Si Ricardo Saavedra ang nag-isang anak namin at mahal na mahal namin. Simula bukas, samahan mo siya palagi saan man siya magpunta, lalo na sa eskwelahan na kanyang pinapasukan. Gusto kong matuto siya, lalo na kung paano makitungo sa kapwa-tao. Dahil balang araw, siya ang tagapagmana sa aming kumpanya at gusto namin na mabago ang kanyang pag-uugali. Paliwanag ba, Sylvia? Nang gabi ding iyon matapos ng kanilang hapunan, umakyat na sa kanyang kwarto ang binata samantalang si Sylvia naman naghahanda para sa unang trabaho niya kinabukasan. Siya pala si Ricardo Saavedra. Pero kahit ano pa man ang sabihin niya, gagawin ko ang lahat para mabago siya. Hindi ako mapapatalo sa kanya. Kailangan akong magwagi sa laban namin dalawa. Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga dahil ito ang unang araw na makasama niya ang kanyang magiging amo. Good morning, Ma'am Saavedra. Oh, Sylvia. Good morning din sa'yo. Siya nga pala. Ikaw nang bahala sa anak ko. Gawin mo ang lahat ng paraan para tumino ang anak ko, okay? Alam kong katulad ka rin ng ate mo, matyaga at kayang gawin ang lahat ng bagay. Ma'am Saavedra, hindi ko po may papangako pero kung kaya po na sinabi ninyo, gagawin ko po ang makakaya ko. Maya-maya lamang, bumaba na itong si Ricardo para kumain at pagkatapos ay magtungo na ito sa paaralan kasama si Sylvia. Nasa huling taon na itong si Ricardo sa high school, katulad ni Sylvia. Samantalang, nasa loob naman sila ng sasakyan, kinausap ng binata si Sylvia. Ikaw, bye. Hindi ko alam kung ano ang pinapasok mo, kung ano ang iniisip mo. Bakit ka narito? Dahil ba sa pera na binibigay sa'yo ni ma'am? Katulad ka rin ng kapatid mo, kung saan may magandang pagkakataon, ay dun kumakapit. Ang sakit mo naman magsalita, Mr. Saavedra. Ginagawa ng ate ko ang lahat para sa kumpanyang ito. Kaya naman, deserve niya kung ano ang nakamit niya ngayon. Alam mo, kung hindi dahil kay ma'am, hindi siya makapagtapos ng pag-aaral. Ganun ka rin ba? Katulad ng ate mo? Ay naku, walang mapili sa inyo. Maya-maya lamang ay dumating na sila sa pinapasukan nilang eskwelahan. Magkaklase silang dalawa. Kaya naman, nababantayan ni Sylvia ang mga kilos at galaw ng boss niya. Good morning, class. Good morning, sir. Anyway, bago tayo magsimula sa klase, ay papakilala ko muna sa inyo si Miss Sylvia Suarez, ang transfer mula sa ibang school. Pero take note, class, siya ang may magandang record sa kanilang school. Hindi ko alam kung bakit siya biglang lumipat sa school natin. Pero isa lamang ang gusto ko, sana maging example siya sa inyo. Alam nyo, kahit sabihin na nating kapos sa buhay, pero nagsumikap siya. Hindi katulad ng iba dyan na pumapasok lamang kung gusto. Hindi iniisip ang paghihirap ng mga magulang. Anyway, pinapaalam ko na sa sunod na mga araw ay magkakaroon tayo ng pagsusulit at kailangan ninyo mag-aral ng mabuti dahil
dito ko binabase kung sino lang talaga ang makapasa. Kaya naman, good luck sa inyo. Mga pare, Ricardo, narinig mo ba ang sabi ni Prof? Pag-aral tayo ng mabuti. Baka hindi tayo makapasa. Hi nako, Jerds. Ang sabihin mo lang ay takot ka lang. Bigyan mo sila ng pera at makapasa ka na yan. Pero kung hindi naman, nakita mo ba yung babaeng nasa harapan? Sino? Si Sylvia ba? Ang bagong transferee? Oo, siya na nga. Siyang gagawa ng exam ko. Magaling siya, hindi ba? Ayos na rin yan at narito siya. Siya ang alas ko para makapasa. Nang matapos na ang klase, oh Ricardo, tara na. Sumama ka sa amin. Yaya naman ng ilang mga klase. Mr. Saavedra, at saan kayo pupunta? Saan naman itong si Sylvia? Bakit babae? Anong pakialam mo? Kung gusto mong sumunod, ikaw ang bahala. Mr. Saavedra, hindi mo ba narinig ang sinabi ng Prof kanina na kailangan natin mag-aral? Babae, alam mo, wala kang karapatan kung ano man ang gagawin ko. No, Mr. Saavedra, naparito ako para itama ang mga mali mong pag-uugali. Mr. Ricardo, bilin sa akin ng mam mo at dad na sasamahan kita kahit saan ka man magpunta. Nasa iyo, babae ka, kung sasama ka sa amin. Huwag mo akong sisihin kung ano man ang mangyari sa iyo. At tuloy na ngang sumama si Sylvia sa mga ito matapos ng kanilang klase. Pare, bakit mo sinama si Miss Sylvia Suarez? Salakad natin. George, hayaan mo na siya. Iyan ang kanyang kagustuhan. Isa pa, pinapasahuran siya ng mam ko para bantayan daw ako. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang kaya niya. Pare, grabe ka naman sa kanya. Hindi ka ba naawa sa kanya kung ano mangyari sa kanya? Alam mo naman na babae siya, hindi ba? Isa pa, pupunta tayo sa bar at puro tayo lalaki roon. George, kanino ka ba kumakampi? Sa akin ba o sa kanya? Pare, hindi naman sa ganun. Gusto ko lang naman na kahit pa paano ay igalang natin ang mga kababaihan. George, at saan mo naman iyan natutunan? Huwag mong sabihin na may malasakit ka sa babaeng iyon. Bahala ka, Ricardo, kung ano man iniisip mo. Samantalang narinig naman ang pag-uusap ng magkaibigan ni Sylvia mula sa dulo ng sasakyan. Ilang minuto na lamang ay dumating na sila sa bar. Let's enjoy the night. Masaya ang lahat at halos lahat sila puro mga alalakihan. Samantalang nasa isang sulok naman itong si Sylvia. Ilang minuto lamang ang nakalipas, may tumawag sa kanya. Hello, Ma'am Saavedra. Oh, Sylvia, nasaan na kayo? Ma'am, narito po kami sa isang bar. Pilot ko siyang pinigilan pero ayaw talaga niyong paawat sa akin. Ganun ba, iha? Hindi ko talaga alam kung saan nagmana ang pag-ugali ng lalaking iyan. Pero huwag kang sumuko, iha. Papasaan din at mapapatinumor niyan. Matapos ng kanilang usapan, may lumapit na lalaki sa kanya. Hi, Miss Sylvia Suarez. I'm George, a friend of Ricardo. Alam mo, pagpasensyahan mo na siya, ha? Wala yun, George. Ginagawa ko ito dahil ito ang utos ni Ma'am Saavedra sa akin. At higit sa lahat, kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral. Alam mo, Miss Sylvia Suarez, nakakamangha ka. Gusto ko ng ganyang pag-uugali. Ngunit, hindi napansin ng dalawa na ilang oras na pala silang nagkakwentuhan. Ilang saglit lamang, lumapit na itong si Ricardo sa kanila. George, tara na. Akala ko ba'y mag-inuman tayo tapos ngayon, ikaw itong wala. Huwag mong sabihin na dahil sa kanya ay nag-iba ka na. Ricardo, hindi naman sa ganon. Gusto ko lang siya makausap dahil masaya ako kapag kinakausap siya. Ikaw kasi, Rian, puro ka na lamang pansarili ang inaatupag. George, ano bang ibig mong sabihin? Ricardo, alam mo, tama naman si Sylvia, hindi ba? What if umuwi na lang tayo at mag-aral para sa darating na exam natin? Alam mo, George, kung ayaw mong sumama sa amin, pwede bang umalis ka na lang? Sinisira mo ang gabi ko. Ano ba kayong dalawa? Akala ko ba may kaibigan kayo pero bakit kayo parang aso at pusa? Ang mas mabuti pa ay umuwi na lang tayo. Ricardo at George, sad naman itong si Sylvia.
Dahil sa hindi naging maganda ang pag-uusap ng dalawa, kaya naman, tuluyan na lamang silang umalis sa bar. Walang imikan ang magkaibigan habang nasa loob ng sasakyan. Pare, pakibaba na lang ako dyan sa tabi. So paano, Sylvia? Kita na lang tayo bukas sa school. Sige, George. Ingat ka. Lumipas ng ilang linggo, dumating na nga ang araw ng kanilang exam. Ito ang mahalagang yugto sa kanilang buhay nang sa ganoon ay pumasa at nakapagtapos sila sa pag-aaral. Ngunit, hindi binigyan ng pansin nitong si Ricardo ang naturang pagsusulit. Kaya naman, nagbunga ito ng papagsak sa kanyang grado at labis namang ikinagalit ng kanyang mga magulang. Ricardo, hanggang ngayon ba talaga ay hindi ka pa rin nagbabago? Narin naman si Sylvia, pero mukhang wala talaga ni isa ang magpapatino sa'yo. Simula ngayon, hanggat hindi mo maayos ang pag-aaral mo, wala ni isang pera ang mapasok sa bank account mo. Maliwanag ba? Ma'am naman, huwag naman kayo maging ganyan sa akin. Basta, buo nang naging desisyon namin. Kailangan mong patunayan sa amin bago naman ibalik sa'yo ang mga bagay na meron ka. At hindi na lamang nakapagsalita ang binata sa naging desisyon ng magulang. Hindi tuloy mapalagay ang binata sa naturang pangyayari sa kanya. Isang gabi noon habang nakahiga si Ricardo, iniisip niya kung paano ito maibalik sa kanya. Kaya naman noong gabing iyon, nagtungo siya sa kwarto ni Sylvia para kausapin ang dalaga. Anong ginagawa mo rito, Mr. Ricardo? Gabi na. Sylvia, pwede bang mag-usap tayo? Tungkol saan naman? Hindi ba narinig mo naman sinabi ni ma'am? Hanggat hindi ko maayos ang grado ko, ay hindi may balik sa akin ang nawala sa akin. Mr. Saavedra, ano bang gusto mong gawin ko? Sylvia, tulungan mo ako sa exam ko. Turuan mo ako. Alam ko matalino ka naman, hindi ba? Pagdating sa ganyang mga bagay. Tapos anong kapalit nito? Sylvia, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pwede rin magkaibigan tayo. Sa lahat nga palang nasabi ko sa'yo noon, pasensya ka na. Siguro nga ay marahil nag-isang anak lamang ako at mayroon ding kayabangan. Pero ang totoo, hindi ko makakaya kapag mawalan ako ng suporta mula sa mga magulang ko. Mr. Ricardo, mabuti naman at na-realize mo na kung ano talaga ang makabuti sa'yo. Wala namang problema sa akin dahil iyon naman talaga ang trabaho ko, hindi ba? Hayaan mo, tutulungan kita, Saavedra. Salamat, Sylvia. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na maganda pala ang intensyon mo sa amin. Dahil doon, nagkasundo silang dalawa para muling tumaas ang mga grado ni Ricardo. Halos magkasama silang sa araw-araw para matulungan ang binata sa kanyang pag-aaral. Hello, Ate Grace. Mabuti naman at napatawag ka. O siya nga pala, Sylvia. Kumusta ka naman dyan? Ate, ayos lang naman ako. Siya nga pala, Sylvia. Dinala ko si nanay at tatay. Bakit, ate? Ano nangyari sa kanila? Wala naman, Sylvia. Ayos lang silang dalawa. Sa katunayan nga ay masaya silang dalawa dahil nakapagpahinga na sila simula noong hindi na sila natatrabaho. Alam naman natin, hindi ba, na maedad na sila. Kumusta naman pag-aaral mo, Sylvia? Mabuti naman, ate. Ganun pa rin. Top 1 pa rin sa klase. Wow! Ikaw na talaga, Sylvia. Binabati kita. Counting days na lang, Sylvia, at makapagtapos ka na. Oo nga, ate. Malapit na. So paano, Sylvia? Tatawagan na lamang kita, ha? Sige, ate. Maraming salamat pala sa pagtawag mo. Maya-maya lamang ay tinawag itong si Sylvia. Madam, bakit po niyo ako tinatawag? Alam mo, Sylvia, nakita ko ang bunga ng iyong ginawa. Salamat nga pala at nagbago ang anak ko. Hindi kami makapaniwala na napagtagumpayan mo ang aking anak. Madam, marahil ay narealize ni Ricardo na hindi niya kaya na mawala ang pera. Pero sasakapin ko po na tuluyan siyang matuto sa buhay. Sige ha, hangad namin na matupad iyon. Matapos ng matinding pagtuturo nito, naging maganda ang grado niya. Sylvia, maraming salamat nga pala sa lahat ng pagsakripisyo mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapagtapos ng pag-aaral. Isang taon ang lumipas, nagtapos na rin sila sa kolehiyo at labis na saya ang naramdaman ni Sylvia dahil sa wakas, nagbunga na rin ang kanyang pinaghirapan. Sylvia, congrats! Sa wakas, tapos ka na. Masaya si nanay at tatay dahil ito ang pangarap nila sa ating dalawa. Oo nga, ate. Hindi matumbasan ang ligayang naramdaman ko ngayon. So anong plano mo matapos nito, Sylvia? Ate,
Naisip ko magtrabaho muna sa ibang bansa kasama ng ilang kaklase ko. Sabi nila, maganda raw ang sahod doon. Tiyak kong makakaipon ako para sa mga magulang natin. Sigurado ka ba, Sylvia? Oo naman, ate. Sigurado na ako sa desisyon ko. Ikaw ang bahala, Sylvia. Kung saan ka masaya, suportahan ka namin lahat. Lumipas ng ilang linggo, kinausap ni Sylvia si Ms. Saavedra na alis na ito sa kanyang trabaho. Gusto sanang pigilan ito ang dalaga dahil napalapit na ito sa kanya kagaya ng kanyang ate Grace. Pero walang nagawa ito kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Kaya naman, sa araw ng iyon, nagligpit na ng gamit ang dalaga. Ngunit maya-maya lamang, dumating itong si Ricardo mula sa kanyang kumpanya. Sylvia, anong ibig sabihin nito? Bakit ka naliligpit ng mga gamit mo? Mr. Ricardo Saavedra, tapos na ang tungkulin ko sa inyong pamilya. Masaya ako dahil nagbago ka na at naging isang responsable. Kaya naman, wala na akong dapat pang alalahanin. Sylvia, no. Hindi ako mapayag na basta ka na lamang aalis dito. Anong ibig sabihin nito, Ricardo? Sylvia, mula pa noon sa high school hanggang sa kolehiyo tayo, may mga bagay na gusto akong pagtapat sa iyo pero natakot ako. Oo, aminin ko na sa iyo habang may oras pa. Mahal kita, Sylvia. Mahal na mahal kita. Kaya nga tinanggap ko ang lahat, lalo na ang responsibilidad sa kumpanya dahil nariyan ka na laging nagpasaya sa akin sa araw-araw. Ricardo, nagbibiro ka ba? No, Sylvia. Hindi ako nagbibiro. Totoo lahat ng mga sinasabi ko sa iyo. Mahal kita. At sana ay huwag kang umalis. Ricardo, alam mo, may pangarap din ako sa buhay ko, lalo na sa mga magulang ko. Oo. Paaminin ko rin sa iyo na naging magaan ang loob ko sa iyo noon. At gusto rin kita. Pero kailangan kong tuparin ang mga pangarap ko. Bakit, Sylvia? Hindi ba pwedeng sabay natin tuparin ang mga pangarap na iyon na magkasama? Mr. Saavedra, gusto kong ipakita sa sarili ko na kaya ko itong gawin na mag-isa. Pero Sylvia, Ricardo, kung mahal mo talaga ako, makapaghintay ka sa akin ng ilang taon. At gusto rin kita. Pero kailangan kong tuparin ang mga pangarap ko. Bakit, Sylvia? Hindi ba pwedeng sabay natin tuparin ang mga pangarap na iyon na magkasama? Mr. Saavedra, gusto kong ipakita sa sarili ko na kaya ko itong gawin na mag-isa. Pero Sylvia, Ricardo, kung mahal mo talaga ako, makapaghintay ka sa akin ng ilang taon. Pero kung hindi naman, marahil marami pa mga babae na mas deserving pa sa akin. Pasensya ka na talaga. Pero kung gusto mo, hintayin mo ako sa akin pagbabalik. Sylvia, mangako ka sa akin. Hintayin mo rin ako. Ricardo, kung tayo talaga ang para sa isa't isa, tatanggapin ko iyon. Masakit man para kay Ricardo ang mga bagay na ito pero pilit na lamang niyang tinanggap. Ngunit malaki pa rin ang kanyang pag-asa na natutuparin ni Sylvia ang kanyang pangako. At tuloy na ngang umalis si Sylvia at ng ibang bansa. Kahit malayo, hindi nakalimutan ni Ricardo ang magparamdam sa dalaga. Lagi niya itong tinatawagan. Hello Sylvia, kumusta ka na? Ricardo, eto, ayos lang naman ako. Mahirap dahil malayo sa pamilya. At sa'yo. Ah, ganun ba Sylvia? Basta ha, mag-ingat ka dyan. Narito lang ako para sa'yo. Hello Ate Grace. Kumusta naman sila nanay at tatay? Sylvia, ayos lang naman sila. Pero na-miss ka na namin. Ate, ilang taon na lang at makakawin na rin ako. Konting tiis na lang ate. Siya nga pala ate. Kumusta naman si Ricardo? Sylvia, mabuti naman siya. Sigurado ka ba ate? Hindi na kasi siya nagpaparamdam sa akin. Sylvia, ako nang bahala sa kanya. Sinisigurado ko sa'yo na ayos lamang siya. Salamat ate. Lumipas ng ilang buwan. George! Sylvia, aba! Hindi ako mapaniwala na hanggang dito ba naman sa ibang bansa ay magkikita pa tayo at magkasama pa sa isang kumpanya. Kumusta naman sa lugar natin, George? Ah, ito. Matapos tayo mag-graduate sa kolehiyo, pumasok ako sa kumpanya ni na Ricardo. Pero naisip ko rin na mag-ibang bansa katulad mo. Ganun ba, George? Sa bagay, ilang taon na ako dito at ilang buwan na lang ay makaka-uwi na rin ako. Siya nga pala, kumusta naman ang mga Saavedra?
Ayos lang naman sila. Sa katunayan nga ay imbitado nga ako noon sa kasal sa sunod na buwan, pero tinawagan ako ng employer ko kaya ito, narito na ako. Ano? Anong kasal? Anong sinasabi mo, George? Hindi mo ba alam, Sylvia, na ikakasalan si Ricardo kay Grace Suarez? Hindi ba kapatid mo siya? What? Sabi mo hindi yung totoo, George. Bakit, Sylvia? Hindi ba sinabi ng kapatid mo sa'yo? Paano nangyari ito, George? Alam mo, noong nasa kumpanya pa ako ng mga Saavedra, nagkaroon ng kasiyahan noon. Imbitado ang lahat ng mga empleyado. Ngunit isang araw noon, nabilataan na lang namin na ikasal na lamang si Grace at Ricardo. Pero hindi mapaniwala si Ricardo sa nangyari. Ayaw niyang pakasalan ang kapatid mo. Ano bang dahilan kung bakit sila magpapakasal, George? Alam mo, ayon sa kapatid mo, may nangyari sa kanilang dalawa matapos silang nalasing sa mga oras na iyon. Kaya pala, hindi na naparamdam sa akin si Ricardo. Ganon talaga, Sylvia, ang buhay. Masakit man para sa dalaga ang balitang nasagap niya mula sa dating kaklase. Ganon pa man, kinikimkim na lamang niya ito. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay matapos niya ang kontrata sa kumpanya at makauwi sa bansa. Nay! Tay! Narito na ako. Iya, anak! Tabuti naman at nakauwi ka na. Nay! Ano itong nabalitaan ko kay ate? Totoo ba ang lahat ng ito? Sylvia, kayo na lamang ang mag-usap ng kapatid mo. Mamaya ay darating din siya. Sylvia, ate mo pa rin siya. Kaya inaasahan ko na hindi magdudulot ng kaguluhan ito. Nay, alam niyo na ba ito? Pero bakit hindi niyo sinabi sa akin noong nasa ibang bansa pa ako? Sa ibang tao ko pa nalalaman. Hindi na lamang nakapagsalita ang kanyang ina. Kinahaponan, dumating itong si Ricardo at Grace sa bigkatok ng pinto. Nay, tay, narito na kami. Ngunit, pagbukas ng pinto, si Sylvia ang kanilang nakita. Sylvia, nakauwi ka na? Oo, ate. Nakauwi na ako. At kasama mo pala ang lalaking ito. Sylvia, let me explain. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag, Ricardo, dahil alam ko na ang lahat. Alam ko na may nangyari sa inyo ni ate. Hindi ba sinabi ko sa iyo noon kung makapaghihintay ka sa akin, pero kung hindi, ayos lang sa akin. Sylvia, hindi ganun yun. Ate, huwag ka na rin mag-explain. Alam ko na ang lahat. Sinabi na sa akin ni George ang lahat. Anong George? Nagkita kayo roon sa ibang bansa? Oo, ate. Sinabi niya sa akin ang totoo. Sa inyong dalawa ni Ricardo. Ang hayop na yun. Sylvia, nagkakamali ka. Ang totoo, sinamahan lamang ako ni Ricardo sa hospital. Alam mo, si George ang magkasalanan nito eh. Ginalaw niya ako noon na mapanahon na nalasing ako. Pero nangako siya sa akin na papakasalan niya ako, pero bigla siyang nawala. Ate Grace, totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Sylvia. Tinulungan lamang ako ni Ricardo dahil naawa siya sa akin. Matagal ko nang alam na may gusto kayo sa isa't isa, kaya hindi ko kailangan manghimasok. Gusto ko lang ng hustisya sa nagawa ni George sa akin. Pero tumakas siya sa responsibilidad. Oo, buntis ako at si George ang ama. Oo, Sylvia, tama ang narinig mo mula sa ate mo. Marahil ay natataka ka kung bakit wala na kaming kontak sa'yo. Abala kasi kami sa paghanap ni George, pero hindi naman siya natagpuan. Sylvia, walang araw na hindi kita na-miss. Teka nga lang, nagsasabi ba kayo na totoo sa akin? Hindi ba kayo nasisimaling? Sylvia, maniwala ka. Nagsasabi kami na totoo ng ate mo. Hindi kita kayang lukuhin. Sylvia, alam mo naman, hindi ba na mahal kita? Hindi ba nga sabi mo sa akin noon na, Ricardo, kung talagang mahal mo ako ay makapaghintay ka sa akin na ilang taon. Kaya naman, pinanindigan ko ang mga sinabi mo sa akin. Ikaw lang ang babae sa puso ko. Ikaw lang ang babae na nagpabago sa akin. Ikaw ang babaeng nagbigay kulay sa buhay ko. Please, Sylvia, nagmamakaawa ko sa iyo. Sa naramdaman ni Sylvia ay nakita niya na nagsasabi si Ricardo ng totoo, na hindi siya nito kayang lukuhin at saktan. Nakita din niya na tunay ang ganyang pagmamahal dito. Ate, Ricardo, oo na,
Nainiwala na ako sa inyo. Alam ko naman na nagsasabi kayo ng totoo. Ate, hayaan mo na yung lalaking iyon. Napaka-responsable naman pala siya eh. Ate, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Nandito si nanay, si tatay. Para tulungan ka, di ba? Pamilya tayo. Salamat Sylvia at naintindihan mo kami. Isa kang mabuti at responsableng kapatid at anak. Samantalang sa bahay nila ay nagkaroon sila ng munting salo-salo at nagawintuhan kasama si Ricardo. Tita, tito, meron sana akong sabihin sa inyo. Gusto ko hong ligawan ang anak ninyo na si Sylvia. Oo naman, okay lang sa amin. Malaki na kayo. Alam niyo na ang dapat. Sylvia, can you be my official girlfriend? Yes, Ricardo. Oo. Masayang-masaya si Ricardo na sinagot na siya ni Sylvia. Ito ang matagal niyang hinihintay. Sylvia, I love you so much. Ricardo, I love you too. Niyakap ni Ricardo si Sylvia at hinalikan. Ikaw lamang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, Sylvia. Lumipas ng 3 taon ay nag-propose na si Ricardo kay Sylvia ng kasal. Sylvia, will you marry me? Yes, Ricardo, I will marry you. At ilang buwan ang nakalipas ay ikinasal na nga sina Sylvia at Ricardo. Nagkaroon sila ng twins na anak na puro babae. Samantalang si Ricardo naman at Sylvia ang namamahala sa kanilang kumpanya. Ang tunay na pag-ibig ay makapaghihintay. May tagdang panahon para sa atin. Huwag tayong mamamadali. May ilalaan ang Panginoon para sa iyo. Hanggang dito na lamang muna mga kaibigan. Hanggang sa susunod pa nating mga kwento na sana'y inyong magustuhan. Maraming maraming salamat at paalam.